How to handle opposition? Paano ba natin haharapin ang mga lumalaban sa atin? Mga humigit kumulang 1,000 taon na po ang nakalilipas mula ng ginabayan ni Moses ang bayang Israel palabas ng Ehipto, na siya namang bahagi ng ating mga pag-aaral tuwing Linggo ng umaga. So, humigit kumulang 1,000 taon na nakararaan ng ang bayang Israel ay sakupin ng makapangyarihang bansa ng Babylonia. At nang sakupin at magapi ng bansang Babylonia ang Israel, karamihan, halos lahat, malaking bahagdan ng mga naninirahan sa Israel ay idiniport papunta sa iba't ibang mga bayan na kanila ring nasasakupan. Pangunahin na nga ang mismo nilang lungsod ng Babylonia. At ang karamihan po ng mga Hudyo na dinala doon ay naggugol ng 70 mahabang taon doon mismo sa pagkaalipin. Karamihan sa kanila, siguro na rin sa utos ng Panginoong Diyos, ay nagtayo na ng kanilang bahay at sa lugar na yaon, nag-asawa, nagkaanak, at sila ay nag-settle down doon sa lugar na yon. Pagkatapos po ng 70 mahabang taon ng pagkaalipin sa Babylonia, sila po sa probidensya ng ating Panginoong Diyos ay binigyan ng pagkakataon na makabalik sa kanilang lupang tinubuan, ang lupang pangako. At si Dinami-Dami, mayroong isang nagtantya na nasa pagitan ng 2 hanggang 3 milyon na ang mga Hudyo sa mga panahon na ito. Sa dinami-dami ng mga Hudyo na nasa pagkaalipin o pagkabihag sa Babylonia, napakaliit lamang na bilang ang nagpasya na bumalik sa Jerusalem. At kagaya ng ating nalalaman, ang dinatna nila doon ay isang wasak na bayan, isang sirang bayan, isang bayan na nagdadala ng panlulumo. Nanatili ang ganong kalagayan sa dadaan pa ang 100 hanggang 150 taon. Ganon pa katagal na ang bayan ay sira, lalo na ang mga pader ng Jerusalem ay mananatiling sira. At kinailangan na merong isang Nehemiah na kilusin ang ating Panginoong Diyos, Nehemiah na ayon sa isang sinilip nating tala ay 1,300 kilometers away from Jerusalem, siya pa yung kinilos ng Panginoong Diyos para magkaroon ng burden na itayo yung wasak na pader ng Jerusalem, sapagkat siya ay merong matinding zealousness para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Hindi siya pumapayag na nailalagay sa kahihiyan ang pangalan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya bagamat ang kanyang katawan ay nasa Persia, ang kanyang puso ay nasa Jerusalem. At mula doon, alam na ninyo ang nangyari sa tulong at awa ng Panginoong Diyos. Siya ay pinaburan ng hari at hindi lamang siya pinayagan na bumalik sa Jerusalem mula sa Persia, kung saan ay maayos na ang kanyang kalagayan, kundi lahat ng kinakailangan para maitayo ang pader, ang mga pader ng Jerusalem ay ipinrovide ng hari. So, iniisip kong kailangan natin balikan ito sapagkat it's been a while since the last time that we have preached on this. So, gusto kong i-connect
yung kung sakali mang merong gap sa inyong isip kung nasaan na tayo. Maaalala ninyo na nang simula, nang sila ay nagtatayo, maginhawa ang lahat, parang walang problema. Kasi the last time na tayo ay nag-aaral, nandun tayo sa Kabanatang 2, ang talata ay 20, just to remind all of us, Nehemiah chapter 2 and the verse is 20, "Then answered I them and said unto them, the God of heaven, he will prosper us. Therefore, we, his servants, will arise and build. But ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem." Ito ang tugon ni Nehemiah sa panakanakang pagpaparamdam ng mga kaaway na hindi sila natutuwa na muling maitayo ang mga pader ng Jerusalem. Siguro maganda rin ipaalala sa atin bakit kailangan itayo ang mga pader ng Jerusalem, sapagkat sila ay palagi ng inaatake, sila ay palagi ng nilulusob ng mga bansang nasa paligid nila na naglalagay sa kahihiyan sa bayan ng Diyos. Kung buhay ang inyong Diyos, bakit palaging kayo ang gapi? Bakit palaging kayo ang mahina? Mga tanong na marahil ay sumasagi din sa ating mga isip. In fact, just this afternoon, I had to counsel one of our people, at ito ay lumitaw na tanong, ano? Bakit ang mga anak ng Diyos ang siyang tila baga talunan? Bakit sila ang parang naaapi? Bakit sila ang parang laging napanghingibabawa ng iba? Hindi ba ang Diyos natin ang dapat makapangyarihan? Hindi ba ang Diyos natin ang marunong sa lahat? So ito'y tanong na hindi lamang totoo sa kanila, ito'y tanong na napaka-realidad sa atin. At umaasa ako na dahil doon ay tayo ay matutulungan ng mga pag-aaral natin. Nilagpasan natin itong kabanatang 3, mapapansin ninyo na mula sa pag-aaral sa kabanatang 2 ay nandito na tayo ngayon sa kabanatang 4, sapagkat kung mapapansin ninyo, itong kabanatang 3 ay mga pagtatala lamang ng mga assignment na ibinigay ni Nehemiah sa iba't ibang mga mamamayan ng Israel o Jerusalem para sa pagtatayo ng pader ng syudad. Ang assignment nila ay kumporme sa kung ano yung kakayahan marahil na meron na sila. Na somehow nagpapaalala rin sa akin na kailangan natin ang isa't isa, na yung contribution mo ay kasing halaga ng contribution ng iba, na yung papel mo, yung ginagampanan mo sa simbahan, gaano man ito kaliit sa paningin mo, gaano man ito kapayak o marahil ay walang halaga, ay napakahalaga, sapagkat bawat isa ay mayroong tungkuling dapat na gampanan, at yun yung nagbibigay ng pagtatagumpay sa anumang gawain. So basically, yun yung paksa na tinalakay sa kabanatang 3. So nandito na tayo ngayon sa kabanatang 4. Nagsimula sa ang ating ang kabanatang ito sa ganitong pahayag. "But it came to pass that when Sambalat heard that we builded the wall, he was wroth, took great indignation, and mocked the Jews." Pansinin ninyo, nung una, manakanaka lang yung oposisyon na hinahinarap ng bayang Israel. Ngunit habang nagkakaroon ng pagtatagumpay, na itatayo na ang pader, nagiging mapait na rin ang pakiramdam ng oposisyon sa paligid nila. At ito'y mahalagang paalala sa bawat isa sa atin. Ang oposisyon o mga tao na hindi sang-ayon sa nangyayari sa buhay mo o ginagawa ng Diyos sa buhay mo, palaging nandyan, hindi yan mawawala. Lalo na kung binibigyan ka ng Diyos ng
pagtatagumpay sa buhay pananampalataya mo. Hindi nagre-react ang oposisyon kung status ko. Nagre-react ang kaaway kapag ka may pagbabagong nangyayari. Kapag ka nagdadala ang Diyos ng pagbabago sa buhay mo. Kaya mahalagang maalala natin ito. Nagsimula sila, maganda ang simula, pero na nagkakaroon na ng pagtatagumpay, then lumilitaw na ang mga oposisyon. Now, napaka-interesting itong itong talatang dalawa sapagkat may mga tanong na in-raise itong si Sambalat na maaaring tanong na nai-encounter din natin sa ating journey bilang mga mananampalataya. So, himay-himayin po natin to, isa-isahin natin at maganda itanong natin sa ating mga sarili, hinarap po na rin ba ang ganun tanong at ano ang aking naging tugon? Tandaan natin, ang pamagat ng ating pag-aaral sa gabing ito is how to handle opposition. So, papaano kung may mga tao na hindi masaya sa nangyayari sa buhay pananampalataya mo? Papaano mo ito haharapin? Ano ang tamang attitude? Never mind kung ano ang kanilang attitude. You have no control over their attitude. Ang control ay nasa iyo. Pwede mong piliin ang sasabihin mo. Pwede mong piliin ang gagawin mo. At yun ang mahalaga sa lahat. After all, tayo ang may mandato na magdala ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Sobrang halaga nito sa buhay natin na ang paalala sa atin ng pananakasulatan, kahit na umiinom ka lang o kumakain ka lang, gagawin mo yon sa isang espesyal na paraan na magdadala ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. At natatakot ako na hindi tayo ganun ka-conscious sa responsibility na meron tayo. That is why we take everything lightly. Kahit yung pananalangin, kahit yung pagmiministeryo. I mean, as simple as being a Sunday school teacher. I mean, napaka-possible na kung kailan ka lang magturo, ano, kung kailan ka mag-aral, ay noong oras na nagtuturo ka na. At kung ano lang ang unang sumagi sa isip mo, yun yung ituturo mo sa mga bata. That's how we treat these things. If we are not conscious, if we are not aware that we exist for the glory of God, at ito'y seryoso para sa Diyos. That is why the emphasis on coram Deo. We live in the presence of God. Nabubuhay tayo sa with the consciousness na ang Diyos ko ay nakatingin sa akin, na ang Panginoon ko ay nakatingin sa akin, at that's all that matters, na ang Diyos ko ay nakatingin sa akin, na yung Panginoon ko na nagligtas sa akin ay kinakailangan kong bigyan o dalhan ng kalugura. Umaasa ako na itong pag-aaral na ito ay magdadala ng pagbabago maging sa bahaging iyan ng ating pagtrato sa araw-araw nating buhay, kahit na yung pinaka-simple. Now, puntahan natin yung verse 2. Sabi, si Sambalat ang nagsasalita. And he spake before his brethren. Pansinin ninyo, yung mga opposition, yung mga critics. Palagi yung nang-aakit ng ibang critics. Have you noticed that? Hindi naman masaya ang opposition kung siya lang mag-isa eh. Kinakailangan merong iba na magchuchuwari-wariwap sa kanya, nasasang-ayon sa kanya, na nakakampi sa kanya. At ganun si Sambalat. When Sambalat heard that we builded the wall, he was wroth, took great indignation, and mocked the Jews. At yun yung nagbunsod sa kanya para magsalita. He spake before his brethren and the army of Samaria and said, what do these feeble Jews? O, yun yung unang tanong. Ano ba ang pinaggagawa nitong mahihina, walang kwenta,
in the original language is miserable, withered, dry, tuyo, walang makakatas. Sino ba yung mga tuyo? Sino ba yung mga walang makakatas, walang mahihitang mga tao? Anong kaya nilang gawin? And mind you, mahalaga rin ipaalala ko dahil baka makalimutan ko, because it's not part of my outline, na nakakahawa yung criticism. Malaunan, negatibo ka na rin. Malaunan, pangit na rin ang tanaw mo sa dapat sana'y maganda. At yan eh, makikita natin, if we would read a little further doon sa verse 11. Punta muna tayo doon sa chapter 4 and the verses 11. And our adversary said, they shall not know, neither see, till we come in the midst among them, and slay them and cause the work to cease. So may mga pagbabalak na sila ay pagpapatayin. Verse 12, and it came to pass that when the Jews, mga Hudyo to eh, dapat nakapanik sa kanila ito. Dapat tagadala ng encouragement to. Pero ano nangyari? And it came to pass that when the Jews which dwelt by them, malapit kasi sila eh. Ayun, tahanan nila malapit sa oposisyon, sa mga kritiko. Ano? So sabi, dwelt by them came, they said unto us 10 times from all places, when she shall return unto us, they will be upon you. Sa halip na itong mga Hudyong ito ay maniwala na dakila ang Diyos nila, at sa halip na ang mga Hudyong ito ay magpasimula to encourage Nehemiah and the rest of the people, ang tayingan nila ay nahirati sa negativity. And so ang kanilang, ang lumalabas sa labi nila ay negatibo rin. Ah, maraming beses, 10 times, ah, mapapatay kayo, ah, magigiba kayo, ah, matatalo kayo. Walang mangyayari dyan. And so let us be very, very careful na yung ating tainga ay nakagayak makinig sa mga salita na magdadala, una, magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos, at pangalawa, magdadala ng edification sa atin. You see, I hope that we are not worse than what we used to be, ano, by simply being with people that may influence us negatively. So, magandang paalala rin ito sapagkat lahat tayo ay mayroong ganong tendensiya. 'Di ba, yung rule nga na sinasabi ko, huwag kang maggagawa ng conclusion until you hear or until you heard both sides. Ganun po 'yun. Ano, 'yun yung tamang diwa. Hindi ay oo nga hanggang sa napakapangit na nung maganda sanang bagay. You know, dahil nasa tumitingin niyan eh, mga kapatid. Anyway, let's go back. So, ang unang question, ano, minamaliit sila. Ano, tinutuya sila ni Sambalat. At ang unang pagtuya ay may kinalaman sa kakayahan nila. Di nyo kaya 'yan. 'Yun yung unang, I mean, to sum it all up, ano? Di nyo 'yan kaya. You are feeble. Mahina kayo. You are miserable. Ano? Itatayo nyo ang laki-laking gawain 'yan. And brethren, maaari pong unti-unti ang ating kaluluwa ay naluluoy, nanghihina, at dumadating sa depression. Na interestingly, meron akong na-encounter na isang data na 1 out of every 5 na tao ay nagsasuffer ng depression. So dito, kung ilan tayo, ano, meron dito, ano, sa bawat 5 sa atin, isa merong depression. Maaaring iba-iba yung level ng depression, baka hindi mo nga alam na kaya laging mainit ang ulo mo, lagi kang pahiyaw sa anak mo. Ano, siguro yung mga bata, ay, magulang ko yun.
Ano? May depression si nanay. Ano? Laging humihiyaw. Laging padabog. Laging so on and so forth. So it's real. Depression is real. Ano? Wag nating isa-isang tabi yun. Wag nating baliwalain yun. Now, kung one out of every five ay may depression, eto sigurado, one out of one ay pwedeng ma-discourage. Walang exception. Lahat tayo pwedeng ma-discourage. Lalo na kung miyat-miya ang umaalingaw nga sa tenga mo, di mo kaya yan. Mahina ka. You see, saan ka dinadala noong ganong diwa? I mean, hindi mo mapigil. Kagaya na sinabi ko, hindi mo yon mapipigil. Hindi mo pwedeng sabihin sa mga tao sa paligid mo kung ano ang gusto nilang sabihin. Pero ang pwede mong kontrolin ay kung paano mo haharapin, paano mo tatanggapin kung mangyari yon. Di mo kaya yan. And you know what? Ang mabilis na naalala natin, pagdating dito ay walang iba kundi si Goliath. I mean, si David in relation to Goliath. Napakalaking kaaway, napakalaking kalaban. Kung gusto nyong mabasa ng mas detalyado, all you have to do is to go to 1 Samuel chapter 17. At kung paanong sinabi, bata lang yan, patpatin yan. Ako ba'y aso na ang iyaharap nyo sa akin? Ako na isang bagiting na mandirigma? Yan lang ba? Ano? Yan na ba yung the best that you've got? Kung ikaw si David, anong magiging damdamin mo? Kung constantly naririnig mo, wala yan. You see? Pero somehow, habang tinatanaw ng mga tao sa paligid ni David, ang situation nila na sobrang laki ni Goliath para mapatay ni David, sa paningin ni David, sobrang laki ni Goliath para di ko mapatay. Amen? Aba, pagka hindi ko pa ito tinamaan, ewan ko na lang. You must understand na kung paano pinatay ni David si Goliath, ito sa pamamagitan ng kanyang tirador na kanyang pinaikot-ikot. Pinaikot-ikot. Ano? Oh, amen. Ayun, nagtitipid sana ako sa oras, pero as I was reading 1 Samuel 17, ay na-encounter ko itong attitude na meron si David. So very quickly, let us go with me to 1 Samuel chapter 17. And the verse is 45. Then said David to the Philistine, that would be Goliath, thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Now, ito'y mahalagang paalala, mga kapatid. Anong ipinapaalala sa atin ito? Sapagkat meron tayong tendensiya na kung maka-encounter tayo ng opposition, ang agad-agad na iisip nating sagot ay kung ano yung meron din sila. Siguro ang kailangan ko ay mas malaking espada. Siguro ang kailangan ko ay mas matalim na espada. Siguro ang kailangan ko ay mas malaking panangga. Hindi gayon si David. The more na nakakita niya ang opposition, the more na lumalapit siya sa Diyos, the more na nag-re-rely siya sa Diyos, sapagkat alam niya, kagaya rin ng declaration ni David himself, the battle is the Lord, the sword of the Lord, you see. Now let's continue. Verse 46, this day will the Lord, that's faith, this day will the Lord, sa araw na ito, oh mga kapatid, sa mga counseling, people will tell you out of desperation, hanggang kailan ako mananalangin? You know, brethren, walang forever. Siguradong merong araw na the day.
yung araw na itinalaga ng Diyos, kung saan, great and mighty things which thou knowest not, ang pwede niyang ipakita sa atin. And what is the proper attitude since we do not know the future? This must be the day. Maaaring ito na yung araw. You see, this day. Hindi naman alam ni David eh. Pero kilala niya ang kanyang Diyos. Kilala niya na yung Diyos niya tapat sa lahat ng mga pangako na ito. And so it's just a matter of time that this God will fulfill all of His promises to His people. So this day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine hand from thee, head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. It's not about David, it's about his God. And brethren, I want to encourage you, anuman yung challenge na meron ka, dapat isang klaro sa'yo, if you would want God to bless you, dapat isang klaro sa'yo, Lord, kung ibibigay mo man ito, I want this to be used for your glory. Not for mine, for your glory. Para sa'yo ito, Panginoon. Para sa kaluwalhatian mo ito, Panginoon. At siguro doon natin, siya sa atin ang ating mga sarili. Marahil doon ang gagaling ang kabiguan, because we cannot hide anything from this God. Alam ng Diyos ang ating puso, alam niya kung merong deceitful heart, prideful heart, haughty heart, so on and so forth. See? In verse 47, and all this assembly shall know. Tingnan na niyo yung zealousness niya. Sa isang bagay, he was a man of one thing. This congregation shall know. Yun lang ang, I mean, kung tayo, ano, halimbawa, if the Lord would, you know, financially bless us, hindi naman ganun ang unang lalabas sa labi natin. Kung magpapakatotoo tayo, ha, okay, may pambili na tayo ng ganito, makakabali tayong bahay, makakabili na tayong sasakyan, wala naman yung, and everyone shall know. Walang ganun eh. At, you know, this betray our heart. Yun mismo eh, yung attitude mismo eh. Meron ba tayong gigil, na yung gigil na yon ay may kinalaman sa kaluwalhatian ng aking Diyos. I mean, ito, this calls for a serious reflection on our part. Magsiyasat po tayo. Lord, bakit ko ba gustong mangyari ang gusto kong mangyari? Dahil ba gusto kong magdala ng kaluwalhatian sa iyo? O sa tingin ko, mainam yung para sa akin. I mean, it's not enough na makabubuti yun para sa atin. Dahil maraming mga bagay na inaakala nating makakabuti sa atin ang hindi pala. You see? So, let me read the rest of verse 47. That the Lord say, but not with sword, uy, gandang paalala, any spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Baka naman ang ginagamit nating mga kapamaraanan, na yung kapamaraanan ding meron sila. Hindi po. Hindi po. So yun ang unang katanungan, o is unang diwa, di nyo yang kaya. O kung gusto nyong patanong, kaya nyo ba yan? Ang pangalawa, let's go back to Nehemiah chapter 4, verse 2 again. What do these feeble Jews? And then number 2, will they fortify themselves? Will they fortify themselves? Sa ibang salin, are they going to restore it for themselves? Kaya ba nila yun? You know, ang usapin dito ay usapin ng ano ba alam nyo? Kanina, ano ba kaya nyo? Feeble kayo, mahina kayo, di nyo yan kaya. Ngayon naman, di nyo yan alam. At minsan mga kapatid, sobrang nakaka-paralyze yun eh.
Di ba? Di mo yan alam. Di mo yan alam. Di mo yan, I mean, kung palaging ganun, ano, sa dulo, ayoko na. You see, at yun yung constantly, walang plano, walang balak, si Sambalat and Company na mamahinga sa pagpapaalala sa bayang Israel, di nyo yan alam. Di nyo yan alam. Naiintindihan ba ninyo yung gusto nyong gawin? At siguro nga, no? Baka nga hindi nila alam sapagkat kagaya na sinabi ko kanina, kakaunti lang naman ang bumalik eh. Yung iba, mas piniling makprente na. Komportable na sila sa Babylonia. I mean, they have established themselves already. Doon na nag-aral, ano, sa UB, University of Babylon, yung mga anak nila. Doon na sila nagkaapo, doon na sila may mga trabaho, may mga propriedad, so on and so forth. So, maaari ang nadala na lang pabalik, eh, kung sino na lang. Maaari yung mananahe, naghahalo ng simento. Maaari yung shoemaker, eh, siyang nagpapalitada. Hindi nyo yan alam. Pero mga kapatid, ito na nga yung encouragement sa atin eh. You know? Nakasama, di ba? I always tell this eh, to my students, Bible College students, you know? Along with God's calling is God's enablement. Kung talagang tinawag ka ng Diyos sa isang particular na calling, sasamahan niya yon ng pagbibigay kakayahan. So let us be encouraged with this understanding, you see. Pangatlo. So, what do these feeble Jews? That's number one. Number two, will they fortify themselves? And then number three, will they sacrifice? Will they sacrifice? Are they going to pray their wall up? Mananalangin lang ba sila? Tatayo yan? O di kaya naman eh, mananalangin lang ba sila? Mananatiling nakatayo yan? Nako, yung mga ninuno nyo, yan na ginagawa. Eh bakit wasak ang inyong mga pader? Mga kapatid, seryosong hamon ito sa ating pananampalataya. Hindi ba kayo nagsasawa? Yung mga pinili na huwag maging tapat sa kanyang Diyos, parang pinagpapala ng maraming mga bagay. Bakit sila hindi nagkakasakit? I mean, maaaring tumatanaw ka sa paligid mo, sa mga kapitbahay mo, bakit itong mga taong ito walang pagpapahalaga sa Diyos? Samantalang ako, magulang ko pa lang, tapat na sa Diyos. Tapos ako, tapos tuturo ko pa sa anak ko. Wala namang nangyayari. Amen? Mahirap yun. Why? Sapagkat ang tinatanaw natin sa maraming pagkakataon, yung mga nangyayari sa labas. Sa halip na ang tatanawin mo, ano na ang ginagawa ng Diyos sa iyo sa loob? Because that's how the world measure everything. Ang standard, gano'ng nakalaki bahay mo, gano'ng nakaganda sasakyan mo, saan nag-aaral ang mga anak mo, ano sinusuot mo, may alahas ka ba? So on and so forth. Malulusog ba? I mean, sa isang pakikipag-aralan, eh yung mismo ang narinig kong mga salita. You remember? Kung wala kang pera, wala kang kwenta, ang unang Diyos, yun nasa langit, nandun siya. Sa lupa, pera ang Diyos. I mean, straightforward as that. At eto tayo, naniniwala na hindi yun ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay ng tao. Eto tayo na naniniwala na kahit iyon na ang buong sanlibutan, kung mawala naman ang iyong kaluluwa,
anong pwede mong ipampalit dito? So we will have to reaffirm to our own selves na tama ang ating pinaniniwalaan. How? By going back to His Word and by frequenting the fellowship of the brethren. Yun ang paraan para, you know, to fight for our faith. Ipakipaglaban natin ang ating kaluluwa. Kung yun yung mga ninuno nyo, nag-alay na nag-alay, hanggang ngayon, wasak pa rin. So ano ba, palagay nyo ba, mas banal pa kayo sa kanila? Palagay nyo ba, mas epektibo pa panalagi nyo sa kanila? Yun po yung challenge sa atin eh, na? Dito nga sa verse 3, Nehemiah chapter 4 and the verse is 3, now Tobiah, the Ammonite was by him. O, yun nga sabi ko, yung kritiko, ano, nang aakit siya ng kapwa, kritiko, birds with the same feather, flock together. O, sige, huntahan na tayo. Paghuntahan na natin ang buhay ng may buhay. At ang kasiraan ng mga may kasiraan. Sa pakikipagkwentuhan ba, sinasabi mo, alam mo, ako, napaka-tanga ko. Napaka-ewan ko. Hindi naman ganun eh. Every time na makikipagkwentuhan tayo, napaka-ewan niya. Napaka-ganito niya. You know, nasabi na natin na kapintasan ng lahat sa paligid natin, maliban sa iba. And then yung Chuwariwap, si Tobiah, oo nga. Now Tobiah, the Ammonite, was by him. And he said, even that which they build, if a fox go up, he shall even break down the stone wall. Tingnan nyo yung exaggeration. Ano? By this time, may, ano na sila eh? Kalahati na ng paderang na itatayo. Oh, matalunan lang yan ng fox. Wasak agad yan. At ang sabi nila, ano? He shall even break down their stone walls. At yun yung pagkakamali nila. Doon sa salitang, their stone walls, sapagkat hindi kanila yung pader. Yun ay sa Diyos. It's the Lord's city. It's the Lord's walls. Ang New Testament counterpart niyan, upon this rock, I will build whose church? My church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kung alam natin mga kapatid na tayo ay nasa gitna ng kalooban ng ating Panginoong Diyos, by all means, dapat tayo, of all people, ang mayroong pinaka matapang na damdamin. Alam mo na nasa likod mo ang makapangyarihang Diyos. You see? At walang pwedeng makagapi sa Kanya. Praise be to God. Yun ang pagkakamali ni Tobiah. Oh, yung pader nyo, sandali lang yan, sira. Hindi ko yung pader. Sa Diyos ko yan. Sa Panginoon ko yan. Think about that, mga kapatid. Kung ganun ang diwa, hindi ko ito buhay. Sa Diyos ko to. You remember, nung ako sira ang bato, I used to tell the congregation, ako ay immortal hanggat hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa buhay ko. Walang pwedeng pumatay sa katawang ito. Ang Diyos lang. Amen? At yun ang totoo. Totoo rin yan sa bawat isa. Bakit? Hindi ko ito buhay. And so therefore, ultimately, hindi ako ang nag-iingat dito. Ang Diyos. Hindi ko yan mga anak. Sa Diyos yan. Hindi ko yan ari-arian. Sa Diyos yan. Wow! Mapagpalaya yun eh. Pinalalaya ka sa dami-daming stress. Baka kaya bukas sabihin ni Ma'am Cora, hindi ko yan estudyante. Sa Diyos yan.
Sapagkat there are times na talaga namang minsan you cannot help but be discouraged. Amen. Na example ko sa inyo, hindi naman si Ma'am Cora yun na nabanggit ko lang. So yun yung pangatlo, ano? Di sapat ang manalig lang. Di sapat ang manalangin lang. At yun siguro yung problema. Hindi naman sama-sama ang gumawa ng ibang bagay. Pero ang masama, nandoon sa diin, manalangin lang. Sumamba lang. Ala ka na bang gagawin sa buhay mo kundi sumamba? Ala ka na bang gagawin sa buhay mo kundi manalangin? Lang? Oh, mga kapatid. Hindi natin naiintindihan kung gaano ang papel ng panalangin sa buhay natin. O sila. Sapagkat sila yung lang, prayer meeting lang. Minsan yung mga anak, di ba? Lumibang lang sa prayer meeting eh. Parang ang sama-sama ko na. Kung ito'y mahalaga sa ating Panginoong Hesukristo, dapat itong maging mahalaga para sa atin. Amen. Ang pang-apat, tuloy natin, balik tayo sa chapter 4 of Nehemiah. Will they sacrifice? And then the fourth one is, will they make an end in a day? Matatapos nyo ba yan? Can you finish that in a day? Ano ibig sabihin nun? Ba'y tapusin nyo ngayon din, tapusin nyo na yan. Bakit? Ala na kayong pagkukunan pagkaraan yan. You lack the resources. You lack the organization. You do not have a plan. Di ba ganun, mga kapatid, minsan? Yan ha? Pati ka pa umayaw. Di ba? Buti kong magtagal yan. Sa una lang, mukhang magtatagumpayan. Pero mabibigo rin yan. Ilang beses mo nang narinig yan, kapatid? Marami ng beses, di ba? That's why I always say, again, to my Bible college students, pagka nasa ministry ka, dapat bingi ka. Nakakarinig ka lang ng isang bagay, ang tinig ng iyong Diyos. Dahil kung lahat na lang, pakikinggan mo, I mean, lahat ng discouragement. At hindi lang yan totoo sa ministry, sa bawat isa atin. At minsan nga, mga kapatid, ang pinakamalakas ang tinig, yung kaluluwa natin eh, di ba? Again, why art thou cast down, O my soul? Bakit? Sapagkat yung kaluluwa natin, yung kalooban natin, ang pinakamatindi at pinakamalupit na kritiko natin eh. Kaya siguro, hindi nagtatagumpay ang relationship. Ikaw ang may problema. Lagi naman. You know? Pumapasok sa kalooban natin. Hindi nyo yan matatapos. Hindi yan magtatagal. Kaya tantanan mo na. Give up. Give up. And then, sabi sa dulong bahagi ng verse 2, will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned? Di na yan magagawa. Sa isang tala na nabasa natin, 150 years nang nakatiwangwang ang wall after the Babylonian captivity. 150 long years. Tapos sasabihin mo, tatayo mo ngayon? Hindi na yan posible. You know? May lumot na nga eh.
Yun yung mga hamon na hinaharap natin, mga kapatid. Sa ating maaaring may pagkakaiba ng kaunti ang situation, pero parehas din ang diwa. Ikaw ay inaakit na huwag nang tumuloy. Ikaw ay inaakit na umayaw na. You see? And then, pagka ituloy natin ang basa, kagaya ng binasa ko na kanina, let's go back to verse 3. Chapter 4 of Nehemiah, verse 3. Now Tobiah the Ammonite was by him, and he said, "Even that which they build, if a fox go up, he shall even break down their stone wall." Alam niyo, minsan, yung pantutuyapan na gano'n ang mahirap eh. I mean, kaya nating harapin pagka may mga taong namiminta sa atin, ang hindi natin kayang harapin yung may mga taong pinagtatawanan na tayo. Nagdadala ng kahihiyan sa atin. At sa maraming mga pagkakataon may ganon, di ba? I still remember, nang hindi pa lubos na nakakaunawa ang aking ama sa aking ginagawa, bilang isang mag-aaral ng Biblia, pag ako gumagayak para pumasok sa Bible College, puro ka porma, wala ka namang pera. And of course, siya ay nagsisina sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Biro lang. You know, time and again, this God will always prove to us and to the people around us that He is faithful, that He will complete what He has started in us. Amen? Yun yung encouragement na meron tayo bilang mga mananampalataya. So, anong gagawin mo? Ang ating gustong mangyari ay hindi lamang mag-concentrate sa oposisyon, kundi how are you going to handle it? Paano mo ito haharapin? Well, tularan natin si Nehemiah. Ano po ang sabi? Verse 4, "Hear, O our God." Napansin nyo ba? Hindi ang naging tugon ni Nehemiah. Ah, pax pala ha, pax lang ha. Maano yan? Aligal, sutukan tayo. Hindi po eh. Ano, bumaling siya sa Diyos. "Hear, O our God." Hinto muna tayo doon. "Hear, O our God, for we are despised." I don't know, mga kapatid, kung may dating sa atin yon. Pero, if you could still remember, nag-focus na tayo dito sa bagay na ito. Binigyan ko na ito ng diin sa mga nauna nating pag-aaral sa aklat na ito. Huwag mong tignan yung iyong sitwasyon. Do not focus on who you are. You focus on who your God is. Eh, siguro dadagdagan ko lang. Do not focus on who your enemies are. Focus on who your God is. Sino ba siya? Pagka nananalangin ka sa Diyos, ano tumatakbo sa isip mo? Fresh na fresh ito kasi, again, you know, I did some counseling this early this afternoon. At ito mismo yung sinabi ko. When you pray to this God, regardless kung ano sinabi ng ganitong specialista, when you pray to this God, how do you approach Him? Sino siya na dinadasalan mo para sa'yo? Well, makakatulong kung ipapaalala natin sa ating mga sarili kung sino siya. Let's go back dito sa mga unang bahagi ng Nehemiah sa chapter 1, and the verse is 4. "And it came to pass when I heard these words." Ano yung words na narinig niya? "That the people are in great affliction and reproach, and that the wall of Jerusalem is broken down, and the gates thereof
are burned with fire. Nung marinig niya yung napakabigat na situation, ano ang ginawa niya? It came to pass, verse 4, when I heard these words, that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Oh, mga kapatid, I am challenging you. May this serve as a challenge to all of us. This God answers prayer. He answers prayers. Pero sumutugon siya sa panalangin ng mga taong wala nang ibang inaasahan kundi siya. Tumutugon siya sa panalangin ng mga taong naniniwalang may magagawa siya. Tumutugon siya sa panalangin ng mga taong hindi umaalis sa presensya niya hanggat hindi niya pinakikita ang kadakilaan niya at kadakilaan ng gawa niya. I am encouraging you. Tratuhin natin ang Diyos na para pagang siya nga ang Diyos. Sapagkat siya ang Diyos. And from there, ano sabi, as we continue reading verse 5 of chapter 1, and said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. Sino siya? Sino itong God that Nehemiah prayed to in chapter 4, verse 4? A God who is great. A God who is terrible. An awesome God, you see. A powerful God. Makapangyarihan Diyos. Ipinapaalala na Nehemiah sa sarili niya, sino ba itong Diyos niya? Hindi niya tinatanaw ang hari. Ano, possible that I could finish this project sapagkat I have the king's support. No! Bumaling siya sa kanyang Diyos. Nung nagsisimula siya, hanggang ngayon, patuloy siyang bumabaling sa iisa lang, sa dakilang Diyos. Panginoon, dakila ka. Panginoon, makapangyarihan ka sa lahat ng iyong mga gawa. Again, when you pray to God, how do you approach Him? I reminded this brother in the Lord, a sister, to be more specific, in the Lord. Paano ka ba nanalangin? And let me remind you with the same. Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. I mean, kung talagang great and awesome itong ating Diyos, kung ganon, talaga lang dapat tingtutugon siya ng panalangin. Tumutugon siya in such a manner na hindi mo siya pwedeng i-second guess. Na hindi mo pwedeng i-figure out, ito ang susunod na gagawin ng Diyos. Great and mighty things which thou knowest not. I want you to have this kind of faith. Pwede ako mag-fast before you, Lord, kasi I know you can answer me. Pwede kong ibigay lahat, taya lahat sa iyo because I know I don't need any other backup. You are enough. You are more than enough. You are my great and terrible or awesome God. Now unto Him, unto this great and awesome God, that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. That's the kind of God that we pray to, brethren. Isang Diyos na kayang sumagot nang hindi mo kayang arukin, hindi mo kayang isipin, ni hindi mo kayang hingin kasi hindi ka naniniwala na kayang ibigay ng Diyos. There are times na tayo ang naglalagay ng sukat eh. Kung ano lang ibibigay ng Diyos, Lord, kahit gano'n na lang, okay na sa akin yun. Bakit? Hindi tayo naniniwala na pwedeng gumawa ang Diyos na ako lang naman. Hindi ikaw ang batayan ng Diyos sa paggawa niya ng mga dakilang bagay.
we must understand na napakapatpati ng pumatay kay Goliath. You must understand na 12 Judas pa yung isa ang nag-evangelize sa buong mundo. You must understand na ito ay bunch of fishermen and, you know, nobodies, you see. My, mga kapatid. Oh, napakatamlay ng buhay panalangin natin. Dahil hindi talaga tayo, hindi talaga malinaw sa isip natin kung ano ba ginagawa natin when we pray. Bagay na malinaw kay Nehemiah, Lord, nasa kanila na lahat, sige po. But we have you. That's why he turned to God. You see, hindi lang siya great, hindi lang siya awesome, siya ay someone who keeps his promises. Yun, yun yung binasa natin. You see, great and terrible God that keepeth covenant and mercy for them that love Him and observe His commandments. Lord, hindi ka nakalilimot sa mga sa tipan mo. Tapat ka. Lahat ng ipinangako mo, tutuparin mo. Ito ang ano dyan eh. Ito ang medyo magandang itanong eh. Ilan sa mga pangako ng Diyos ang laman ng puso mo? I mean, isa lang, kahit isa nga lang eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes on Him shall not perish but have everlasting life. O pagkaraan nun, ano susunod? Hindi natin pinupuno ang ating puso ng mga dakilang pangako ng ating Diyos. Kaya wala tayong maibalik sa Kanya. Amen? It's about time. It's about time na magkaroon ng pagbabago sa bagay na yan. Alam naman ni Nehemiah na mabigat ang problema. The problem is great. Pero malinaw rin si kanya that His God is greater. Alam niya that it is a big mess. But our God is bigger than any mess. Ang meron si Nehemiah na maaaring wala ang ilan sa atin ay the right focus and the right perspective. Nakatayo si Nehemiah sa iisa lang. The character of His God. Wala na siyang ibang foundation. Matibay na siya doon. Lord, lahat ng tungkol sa iyo ay applicable sa akin dahil ako'y anak mo. Amen? Minsan nahihiya pa tayo, di ba? Faithful ang Diyos. Hindi nakakalimot. Applicable ba sa iyo yun? Of course! Sapagkat ang tinanggap mo ang Diyos, ang napakilala sa iyo ang Diyos, hindi kalahati. Buong Diyos. Ang kabuuan ng Diyos. The power that now worketh in us. Gumagawa na yung kapangyarihan na yon sa atin. Eh, ba't natin naalala yun? Bakit nagbalik tayo sa Nehemiah chapter 1 verses 4 and 5? Eh, kasi, doon din bumabalik si Nehemiah. Every time na nadi-discourage siya, doon din siya bumabalik sa mga katotohanan na yan. Puntahan natin doon sa, let's go back to Nehemiah chapter 4. If I could find it. verse 14. Nehemiah chapter 4 and the verses 14. And I looked and rose up and said unto the nobles. Pinangihinaan na kasi ng loob ang lahat eh. Next Wednesday na natin aaralin. Ano?
Pero ang nakita, hindi yung nagawa na. Ang nakita, yung hindi paggawa. Huwag na natin ituloy. So nakakapagod, nakakasawa, you know, pang-ayaw na. Paano in-encourage ni Nehemiah ang kanyang bayan? Verse 14, "And I looked and rose up and said unto the nobles and to the rulers and to the rest of the people, be not ye afraid of them. Remember the Lord, which is what? Great and terrible." Wala naman siyang bagong mensahe. Yun pa rin. As if parang sinasabi niya, hindi nyo pa natutunan ng lesson. So sabi niya, okay, balik tayo sa level 1. Let's go back to the very, very beginning. The Lord is great and terrible. The Lord fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses. Tanong, tayo ba? Natutunan na natin ang lesson? So, kapag ka ang opposition ay dumarating sa buhay natin, take your concerns to God in prayer. Do not overthink. Ano susunod? No. Wisdom comes from above. Amen. And pangalawa, you keep on. Stay at the task. Do not give up. Do not overthink. Pray. Do not give up. Keep on. Tuloy lang. Ano sabi ni Nehemiah? Let's go back sa verse 6. So built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to war. Okay, hayaan mo sila mag-hekel. Let's go back to the work. And let God be the one to take care of them. Now, sa gitna nito, baka kasi akalain nating nilalagpasan natin, kasi bahagi ng panalangin niya sa verse 4, "Hear, O our God, for we are despised, and turn their reproach upon their own head, and give them for a prey in the land of captivity." So, sa mga mapagpansin, mahaano nyo, na ba't ganun yung panalangin ni Nehemiah? Parang gusto niya puksain na ng Panginoong Diyos yung mga taong ire. At yan po ay very common in the Old Testament, especially in the Book of Psalms, ang tawag nila dyan ay imprecatory prayers. Panalangin na gawin ng Diyos yung marapat sa mga kaaway niya. So, marahil ay napapaisip tayo, pwede ko po bang ipanalangin yun? Kasi meron na akong mga taong nasa isip. baka ganun yung tumatakbo sa isip natin. Ipapaalala ko lang sa inyo na una, kagaya ng nabanggit ko na, hindi pinatulan ni Nehemiah yung mga opposition. Takbo siya agad sa Diyos. Pangalawa, metagubilin sa atin, lalo na sa atin na mga mananampalataya sa kapanahon ng bagong tipan. Romans chapter 12, very, very quickly. Romans chapter 12, ito ang paalala sa atin. Baka mamaya kasi, mas madaling i-memorize yung ganun eh. Ito, saktong-saktong berto dito. Huwag po. Maghinay-hinay tayo. Dahil ito ang tagubilin sa atin. Romans chapter 12 and the verses 14. "Bless them which persecute you, bless and curse not." So, mahalaga yung paalala na yun. Kahit gaano pa kalalim yung pait na nasa puso mo, ang paalala sa atin, we are to bless and not to curse those who persecute us. Verse 17, "Recompense to no man evil for evil, provide things honest in the sight of men. If possible, as much as lieth in you, live
peaceably with all men. So mahalagang paalala, huwag mong gantihan ng masama ang masama. Kung posible, kung pwede, sana kaibigan mo lahat. Payapa, ano? Sabi, as lieth in you, insofar as you are concerned. Kasi kahit gusto mong payapaan lahat, pagkaayaw niya, wala ka nang magagawa eh. Ano, pero yun ang tagubilin sa atin pagdating sa pagtrato natin sa iba. Kaya ka nga nananalangin para ipagpapaubaya mo sa Diyos ang mga bagay na ito. Panginoon, hatulan mo siya ayon sa inaakala mo. One good example of that would be Psalm 69. We do not have that luxury of time, but if you read Psalm 69, bahagi nung hamon doon, bahagi noong panalangin na hatulan ng Diyos ang kanyang mga kaaway, ay ang encouragement na ang nagbabalik loob sa kanya ay maaaring patawarin. So nandun palagi yung pag-asa, Panginoon, oo, masama siya. Wala siyang ginawang mabuti sa akin, pero Panginoon, pwede mo po siyang baguhin. Pwede ka magdalang awa sa kanya. Pwede mong iligtas siya. Amen? Gayunpaman, ito ang sabi sa verse 19, nasa context ng mga tagubiling ito. Verse 19, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Huwag kang gumante dahil ang Diyos marunong magsukli ayon sa kasamaan ng tao. Vengeance is mine, sabi ng Panginoon. So hayaan daw, bigyan daw puwang ang hatol ng Diyos. Huwag ikong sumumpa sa kapwa mo. Curse not. Instead, bless them. Ang Diyos ang may karapatang maghatol. 1 Corinthians 16 and the verse is 22. Ang sabi, if any man love not the Lord Jesus, guys, let him be anathema or curse, a curse, maranata. So, kung meron man na walang pag-ibig sa Diyos, ang deklarasyon, siya ay masumpa. So, let God be God sa usapin na iyan. Ipalalangin mo sa Diyos. You see, insofar as we are concerned, tayo po ay magpatuloy sa ating gawain at huwag sumuko. As we go back to Nehemiah chapter 4, bayaan yung iwanan ko sa inyo ang ilang mga mahalaga ring mga paalala na ito. Pagkatapos ng panalangin ni Nehemiah, hindi tumigil ang kanilang mga kaaway sa paggawa at pagbabalak ng masama laban sa kanila. At anong ginawa ni Nehemiah sa verse 9? Nevertheless, we made our prayer unto our God, and set a watch against them day and night because of them. Praktikal na paalala na mahalaga nating maunawaan. Ayaw mong manakawan? Ayaw mong mapasok ang bahay mo? Manalangin ka sa Diyos. Panginoon, ingatan mo kami, proteksyonan mo kami. Ayaw mong mabangga ang iyong sasakyan? Manalangin ka sa Diyos. Panginoon, protect us. At saka mo pagbutihin ang pagmamaneho. Amen? At saka mo ilak ang iyong pintuan. Amen? Lord, huwag mo kaming pagsakitin. Bantayan mo kinakain mo. Lord, ipasa mo ko. Aba, mag-review ka. Amen, Jody? Oo. And so on and so forth. Si Nehemiah, yes. We prayed to God. And then hawak nila ang kanilang espada. Is it? Sapagkat ang Diyos ay gumagamit ng mga praktikal na mga kapamaraanan upang tugunan ang ating mga panalangin. Amen? The battle is the Lord's. Yan ang huwag natin kakalimutan. Nasa atin man ang lahat ng kasangkapan. Kung hindi tayo bigyan ng pagtatagumpay ng Diyos, walang pagtatagumpay.
upang sa dulo, siya ang maluwalhati sa ating mga buhay. Praise be to God.